Wala pong duda, alam ko po, alam po ninyo agad-agad, the moment na naispatan niyo agad at nakita niyo, ano po yung nasa larawan? Avenida. Kuha po yan bandang gabi. Okay? So, hindi po ko sigurado, pero I think that picture was taken in the 1950s. So, to be particular, hindi ko po sigurado. Sabihin ko po sa inyo, okay? So, this is not a vlog na kung saan ibibigay ko yung history ng Avenida. Hindi po. This is all about nostalgia. Okay. Ang tatalakayin natin ngayon, since alam naman natin nandyan pa rin po ang Avenida, existing pa rin po siya, ngayon po at present, maganda, malinis, no? At meron pong mga makikita po natin ng mga pagbabago kumpara sa mga nagdaang panahon. Pero, syempre, masarap pa rin pong isip-isipin yung Avenida during its glory years. Okay, ito po yung 1950s, 1960s, at early 1970s. Kasi ang sabi po nila, ito po yung glory years. Ibig sabihin ng glory years, ito po yung panahon na talagang yan ang takbuhan ng mga gustong mamasyal. Hindi po ba? Especially weekends. Alam ko po ang sinasabi ko. Meron po ritong may edad na. Ngayon po siya ay 84 years old. Lagi niyang binibida yan sa akin. Sabi ko, ay lola, ngayon po nakikita ko po yung Avenida. Hindi po katulad ng kwento ninyo. Ay oo iho, sabi niya. Malayo. Sabi niya, malayo. Eh, nung araw, talagang yan ang pinaka-SM namin, sabi niya. Yan ang pinaka-kumbaga MOA namin, sabi niya. So, tingnan po natin. Ayon po sa kanya, nandiyan ang Dalaysay Theater. Isa sa kanyang paboritong sinihan. Okay? Dalaysay. Ang Dalaysay Theater po, ito po ang home o tahanan ng LVN Movies. While yung Life Theater dito sa tabi ng simbahan ng Quiapo, dito sa Quiapo, ito naman po ay tahanan ng Sampaguita Pictures. Okay. So madalas daw sila manood ng mga LVN movies dyan. At hindi niya makakalimutan dati noong 1952, March 26, 1952, ito yung opening or premiere night ng Kalbaryo ni Jesus. Ito ay pinanood po nila dati, halos hindi nga raw po mahulugang karayom ang mga tao. Hindi po ba? Ngayon po, alam niyo po yung Pure Gold Junior, yan po yung dating Dalaysay Theater. Okay. Tapos, yung Ideal Theater. Bungad na bungad lang po yun. Naglalakad ka pa lang dito sa may palabas ng ano, ng Quiapo, nakikita mo na agad yun eh. Carriedo. Munti ko na makalimutan. Naglalakad ka pa lang sa Carriedo, matatanaw mo na yung Ideal dito sa bandang kanan. So, yan. Very popular. Karamihan po ng mga nandyan at nagtataglay ng mga memories ay yung mga may edad na po. Kasi, sabi nila, ang hilig daw nilang manood ng sine nung kapanahunan po nila. So, Ideal Theater, tapos Dalaysay Theater. Siyempre, huwag natin kalilimutan yung famosong Odeon Theater. So, nandyan po yung Odeon Theater. Ito naman po ang home ng mga James Bond movies, MGM. Okay? At pagka mga may ipapalabas na ng mga premiere nights, in fact, meron pa raw po mga Amerikanong aktor o mga Hollywood actors ang pumunta dyan para saksihan din naman kung paano tangkilikin ng mga Pinoy ang kani-kanilang mga pelikula. Okay? So, ang Odeon Theater po, isa po yan sa pamosong ano, sinihan. Okay? Dito po sa may Avenida. At syempre, nandyan din po ang Escala Theater. Ito pong Escala Theater, ito po ang talagang sabi po nila na ang bango-bango. Yan ang sabi naman ng aking mami nung siya ay bata pa. Ang natatandaan niya sa Escala, sosyal na sosyal at ang bango-bango, sobrang bango daw. May ini-spray daw sila na sobrang bango. Talagang pil na pil mo raw manood. In fact, yun daw upuan mo, pwede mo pa siyang i-ganon. Yung parang, yeah, para kang marirecline, talagang relaxing.
at ang bango-bango at ang laki-laki raw ng screen. So, ayan naman pong home ng mga foreign movies din madalas dyan ang pinapalabas. Okay? Pagkatapos, sa Avenida, marami ka rin mabibiling mga sapatos, mabibiling mga damit, mabibiling mga kung ano-ano. May nagtitinda ng mga plaka, long playing, at saka 45s. Tapos may nagtitinda rin ng mga prutas. At higit sa lahat dito, marami pong pwedeng pagkainan. Mga restaurant at syempre, dekalidad po. Alam po ba ninyo, ang katumbas po ng Avenida noon ay katumbas ng SM ngayon. So, ito po ay quality na lugar. Ito po ay malinis na lugar. Wala pa pong LRT during that time. At meron po dyan, i-correct niyo po ako if I'm wrong, hindi ko po alam, parang isang shopping center daw po na sa taas meron palaruan. I forgot the exact name of the... May sinabi po sa akin yung isang matanda yan. Dinala raw siya ng kanyang nanay. Nakakaiyak po ito. Sabi niya, binala ako ng aking nanay doon sa taas. Nung bata ako, I was 5 years old, sabi niya. Tapos, naglalaro daw sila. Ibang bata roon. Okay? Tapos madalas daw siyang ipasyal doon ng nanay niya. Tapos ang sabi niya, nakakalungkot lang, wala na yung place na yon, wala na rin ang nanay ko. Di ba? Very touching sa puso. Talaga makikita natin na nagbabago po ang lahat. Okay? Pero nandoon pa rin po ngayon yung, nakalimutan ko lang po eh. Pero ito po ay tanyag po during that time. At ito po ay tawag dito, hanggang ngayon nakatayo pa rin po siya. Para siyang mall pa rin. Opo, pero hindi na po katulad ng dati. Opo, bilihan po siya ng mga kung ano-ano. Okay, kasi sa taas po nung may palaruan. Pero talaga natatandaan ko po, ayon sa kwento nila, puro sinihan. Yan po ang ganda ng Avenida. Nandiyan din po yung Kapitan Pepe Building, McDonald's na po ngayon sa babayan. At yung Kapitan Pepe Building na yan, ay si Kapitan Pepe po, asawa po ni Donya Sisang, no, ng producer ng LBN Pictures, na siya rin po may-ari nitong Dalisay Theater na binabanggit ko po sa inyo kanina. Okay, hindi po katulad sa Eskolta, kasi po sa Eskolta medyo ano po siya, medyo social quality. Ay, quality rin naman po yung mga nasa Avenida, pero pag sinabi mo kasing Eskolta, iba yung dating. Social, di ba? Pero dito sa Avenida, kung ikaw ay nasa mid-class, ayan, pwede ka dyan. Uso po dati dyan yung uupo yung mga lalaki tapos may mag-shine daw ng sapatos. Ayan po ay kwento ng aking lolo na namatay na. Madalas sila magpa-shine ng sapatos at sabi niya, hindi ka basta-basta lumalabas ng araw ng ganun-ganun lang ang damit mo, mahilig magbihis ang mga tao nung dekada 50s. Dahil pagagalitan din sila ng kanilang mga magulang kung lalabas daw sila ng ganun-ganun lang. Ayun po. At syempre, nandito po ang Alimar's Bookstore. Alam po niyo yung Alimar's Bookstore, ito po ay bilihan ng mga libro. Very popular. At kailan lang po ito tuloy ang idinemolish? 2022, that was last year. At ang Alimar's Bookstore po, sa pagkakaalam ko, nung hindi pa po lumalabas ang National Bookstore, ito po ang premiado na bilihan ng mga libro at mga school supplies. Nagkaroon din ito ng mga sangay-sangay. In fact, nagkaroon po ito ng sangay sa Harrison Plaza noong 1976. Pero sad to say, pagsapit po ng dekada 80, bumalik na po yung mag-asawang may-ari doon po sa Amerika. Kaya tuluyan na po nagsara ang Alimar's. Okay? At ayan po mga kwento dyan po sa Avenida. Yan lang po yung alam kong kwento, pero ang alam ko lang po, talagang premiado na pasyalan po ito yung mga mahilig mamasyal dati. Sapagkat dati yan lang po talaga ang libangan ng mga tao ang mamasyal. Physical contact talaga sa bawat kaibigan, no? Nakikipaghalubilo. Wala pa namang social media during that time. Kaya ang hanghabol ko lang naman po sa vlog na ito, naway
Napasaya ko po yung mga nag-iedad na po sa 70s and 80s dahil ito po, inaalay ko po sa inyo ang vlog nito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video at maraming magiging maligaya pag narinig nila tungkol dito nga po sa Avenida noong taong 1950s, 60s at 70s. Thank you po muli and Jesus truly loves us all.